and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Asar na asar kong ibinaba ang cellphone ko sa table at sumandal sa upuan. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang mapansin kong iniiwasan ako ni Genevieve. Hindi ito nagre-reply sa mga texts or chats ko. Sumasagot naman ito kapag tinatanong ko sa university, ngunit hanggang doon lang. Hindi na rin ito kumakain sa tambayan nito lagi. At ang nakakaasar pa ay ang bilis dumami ng mga followers at likers niya sa Facebook. Hindi ako natutuwa, lalo na kapag may nakikita akong lantaran na hinahayag ang paghanga sa kanya. "Why the long face, anak?" tanong ni Mommy Faith pagkalapag ng dala nitong isang bowl ng cookies na binake niya. "I'm just frustrated, Mom," sagot ko. "Why?" tanong nito bago umupo sa katapat kong upuan. Nakangiti siya na nagpagaan ng nararamdaman ko. She's always there for us. Nagagalit nga siya dahil sa pagiging babaero ko. But I can't help it. Dahil parang humahanap ako ng babae na kayang pantayan yung pagmamahal niya para sa amin. Gusto kong makahanap ng babaeng walang arte sa katawan at kaya akong mahalin habang buhay. Yung tipong hahamakin namin ng lahat. "Iniiwasan po kasi ako noong babaeng pinupormahan ko, Mami," simangot na sabi ko sa kanya. Tinaasan naman niya ako ng isang kilay na tila hindi makapaniwala sa sinasabi ko. "Sabi ko naman sa'yo, Jolly, hindi ba? Tigil-tigilan mo yung pambababae mo. Itatakwil talaga kita." Sermon pa niya. Napakamot naman ako sa sariling ulo ko. "Mom, I told you, hindi po ako babaero. They are just misunderstanding me. Depensa ko sa sarili ko." "Kahit ano pang sabihin mo, it's not right na magpaasa ka ng mga babae. Lagot ka talaga kapag kinarma ka," patuloy pa niya. Lalo naman akong napasimangot. "Mommy, you talk like fate. Sabi niya po sana makarma ako kapag nakita ko na yung babaeng magpapalino sa akin. Kaya siguro ako iniiwasan noong babae dahil isinumpa ako ng buruhang fate na yun," simangot na sabi ko. Tumawa naman si Mommy na tila natutuwa pa sa sinabi ng bunsong kapatid ko. "Ano ba kasing nangyari?" tila tuwang-tuwang tanong pa ni Ma'am. "Isang linggo na po niya akong iniiwasan at hindi ko po alam kung bakit," malungkot na sagot ko. "Ano bang nangyari bago kanya iwasan?" tanong ulit ni Ma'am. Nag-isip naman ako at nagsimula na magkwento. "You eat with someone at ang sinabi mong rason ay wala siyang kasama, then na-realize mo na wala rin kasama yung babaeng tinutukoy mo?" Paninigurado ni Mommy na tinanguan ko naman. "Then, nag-sorry ka at bigla ka nalang umalis nang walang ibang sinasabi?" patuloy na tanong ni Mom. Tumango naman ako. Binalikan ko po siya para mag-explain. Pero wala na po siya ron. "Then, the next day, iba na po yung pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na po nakita yung mga ngiti niya," malungkot na sagot ko. "Why?" simpleng tanong ni Ma'am. Kunot noong napatingin naman ako sa kanya. "Ano pong why me?" tanong ko. "Why are you affected? Ano naman ngayon kung hindi kanya pinapansin?" Nakangising tanong pa niya. Namula naman ako.
This is the first time na nagkwento ako kay mami ng tungkol sa babae. Because I really like her, mom, pag-amin ko. Lumawak naman ang ngiti ni mami. I think fate is right. She will be your karma. Sagot ni mami bago tumayo. You should think kung bakit kanya iniiwasan. And I will not tell you why, dahil yan ang parusa mo sa pagiging playboy mo. Dagdag pa niya bago ako hinalikan sa ulo at umalis. Napabuntong hininga na lang ako at tumingala sa asul na langit. Bakit ba kasi ako biglang nabobo dahil kay Genevieve? Maraming salamat po. Masayang sabi ko sa matandang babaeng suki namin pagkaabot ko ng binili nitong isda. Kumain ka muna, anak. Nakangiting sabi ni nanay bago ibinaba sa maliit na lamesa ang bitbit nitong isang plato ng pansit at buko juice. Alas 4 na ng hapon. Dito ako dumiretso pagkatapos ko magtrabaho sa grocery store na pinagsasideline ko kapag walang pasok. Salamat po. Kayo po, Nay. Tanong ko bago nagsimula ng kumain. Tapos na ako. Ubusin mo yan at dinagdagan yan ni Kumaring Rose. Ako na muna rito. Nakangiting utos ni nanay. Tumango naman ako bago itinuloy ang pagkain. Nakakatatlong subo pa lang yata ako nang biglang dumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun at nakita ang message mula kay Jolly. Isang linggo ko na siyang iniiwasan dahil baka kapag hindi ko papinigilan ang sarili ko ay tuluyan na akong mahulog at hindi na makaahon pa. Can we meet tomorrow kung hindi ka lang naman busy? Text mula sa kanya. Sunday bukas at ako ang magtatao dito dahil nagsiserve sa simbahan si nanay. Kalahating araw lang naman kaya ayos lang. Nireplyan ko naman siya. Sorry, nasa palengke ako bukas. Ilang sandali lang ay nagreply na ito. Pupuntahan na lang kita, send me the address. Bumuntong hininga na lang ako bago nagtipa ng reply. Siguro, tama na makita niya kung anong klaseng buhay ang mayroon ako para siya na mismo ang lumayo sa akin. Sinend ko sa kanya ang palengke at kung saan niya ako pwedeng makita. Nagsend lang ito ng see you at may smiley na emoji. Itinago ko na lang ulit ang cellphone ko bago itunuloy ang pagkain. Gusto kong malaman niya kung gaano kaiba ang aming mundo. Ngunit tila hindi natuwa ang puso ko sa naisip kong hinding-hindi na ito mag-a-attempt na kusapin ako kapag nalaman at nakita niya kung anong klaseng buhay ang mayroon ako. Alas 4 pa lang na madaling araw ay nandito na ako sa palengke at maagang busy. Marami na rin kasing suki si nanay kaya maaga pa lang ay marami-rami na akong nabebenta. Kilala na rin kami ng halos mga nagtitinda dito dahil naging kaibigan na din namin ang mga ito. Genevieve, almusal! Nakangiting sabi ni Carlo ang tigahatid ng almusal at tanghalian dito. Uy, salamat! May dagdag ba to? Nakangiting biro ko sa kanya bago kinuha ang iniabot nitong naka-styro ng pagkain. Siyempre, ikaw pa ba? Masayang sagot nito. Tumawa lang ako bago nagpasalamat. Umalis din ito agad. Kumain na rin ako ng almusal noong huminto na ang mga customers. Pagdating ng alas 6 ay nakatanggap na ako ng text mula kay Jolly. Lumakas ang kabog ng dibdib ko na makitang nandito na raw siya.
Iginala ko naman ang paningin ko at nakita ko si Jolly na nakatayo sa hindi kalayuan. Napangiwi pa nga ako na makita ang suot nito. Nakaputing polo ito na itinupi hanggang siko at black na pants. Naka-rubber shoes din ito. Agad itong umiti na makita ako. Pasimple ko pang inayos ang buhok kong basta ko na lang itinali gamit ang isang plastic. Hi, good morning! Nakangiting bati nito pagkalapit. Magandang umaga rin. Dito pasok ka, baka madumihan ka pa riyan. Pilit akong umiti kahit na sobra-sobrang kaba ang nararamdaman ko. Sumunod naman ito. Kumain ka na ba? May dala akong almusal. Nakangiting tanong nito at itinaas pa ang bitbit nitong maliit na paper bag na ngayon ko lang napansin. Masayang inilabas nito ang laman noon at nakita ang dalawang baunan at may mga kutsara at tinidor pa. Pinagmamasdan ko siya dahil tila wala itong pakialam sa amoy ng lugar. Parang sanay na ito. Hindi ba siya nandidiri? Hindi ba siya na-turn off sa klase ng buhay ko? Hindi ba siya aalis? Nagluto ako ng pancakes na may Nutella. Try it! Favorite namin ng mga kapatid ko to. Nakangiting alok pa niya sa akin bago iniabot ang isang baunan na may tinidor. Alanganing tinanggap ko naman yun at tinikman. Napangiti pa ako na malasahan niyon. Ang sarap naman nito. Hindi makapaniwalang sabi ko bago sumubo ulit. Simpleng pancake lang naman yun, ngunit tila isa iyong mamahaling pagkain mula sa isang restaurant. I'm glad you like it. Masayang sabi nito. Nakangiting nag-thumbs up naman ako dahil puno ang bibig ko. Genevieve, isang kilong galunggong nga. Tawag sa akin ng isa sa mga suki namin ni nanay. Ako mang ibababa ko na ang kinakain ko nang pigilan ako ni Jolly. It's okay, kumain ka na muna at ako nang bahala rito. Nakangiting sabi nito bago binalingan ang matandang babae na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Nalaki pa ang mga mata ko nang walang arteng hinawakan ni Jolly ang mga galunggong at nagkilo bago isinupot. Magkano ang isang kilo? Baling natanong pa nito sa akin. 70. Parang tangang sagot ko pa. Nakangiting binalingan ulit nito ang matandang babae na tila shock pa rin. 70 pesos po, nay. Nakangiting sagot nito. Nag-abot naman ang eksaktong bayad ng matanda. Balik po kayo. Magiliw pang sabi ni Jolly nang umalis na ito. Heto o, punasan mo ang mga kamay mo. Utos ko sa kanya bago iniabot ang basang face towel na tinanggap naman niya. Thank you, sagot nito bago nagpunas. Sa inyo ba ito? Tanong pa niya pagkatapos magpunas ng kamay. Pinahiram lang sa amin itong pwesto. Tapos umaahon ng maaga si nanay para bumili ng mga bultong mga isda sa mga suki niya. Alauna ang pinakamaagang ahon namin minsan, paliwanag ko. You mean kahit may pasok, nagtitinda ka pa rin? Kunot noong tanong nito. Oo, ayoko naman kasing bumiyahe na mag-isa si nanay nang ganoon kaaga dahil nag-aalala ako. Nagdadala lang ako ng damit pamalit para sa school at dito na rin ako nagbibihis, sagot ko. Tumango-tango naman siya. Ang hirap naman noon. Tapos, scholar ka pa, hindi ba? Oo, pero hindi naman ganoon kahirap. Lalo pa at para naman sa future namin ni nanay lahat ng mga sakripisyo namin, nakangiting sagot ko.
Nakita ko pa kung paano lumawak ang ngiti nito. I will help you hanggang mapaubos natin lahat. Itong mga paninda mo tapos, may pupuntahan tayo pagkatapos. Naku, huwag na. Nakakahiya naman. Pinagdala mo na nga ako ng almusal. Mariing tanggi ko. Umiling naman siya. It's okay. I want to know you more, Jean. Nakangiting sabi pa niya. Bago itinaas ang kamay nito at ipinunas ang hinalaki sa ibabang labi ko. May chocolate ka. Dagdag pa niya. Namula naman ako at mabilis na pinunasan ang bibig ko. Nakakahiya. Nakita ko pa ito natatawa-tawa dahil sa pagkataranta ko. Hindi ko napigilang umiti. Lagot na talaga ako nito. Isa pa naman sa pangarap ko sa isang lalaki ang hindi maarte pagdating sa pagtitinda namin ni nanay. Partida, sobrang yaman pa nila at ni hindi ko siya nakitaan ng pagkakadiri kahit ilang segundo lang. Kahit ayokong umasa, ay tila gustong gusto naman ng puso ko na mas makilala pa siya. Wala pa yatang alas 10 ay napaubos na namin ang mga isda. Napagpasyahan naming umuwi muna para makaligo ako dahil amoy isda kami pareho. Magpapalit din daw siya ng damit dahil may baon naman siya. Nagulat pa nga ako na malamang wala itong dalang sasakyan kaya sumakay kami ng tricycle. Hindi naman ganoon kalayo ang bahay namin sa palengke. Hindi ko napigilang matuwa nang makitang tila sanay ito sa pagbubuhat ng mga timba at banyera na wala ng mga laman. Bakit ba ang bait ng lalaking ito? Kahit pa nga sabihin nilang playboy siya, ay hindi ko pa rin maiwasang mahulog sa kanya. Oo, ilang araw pa lang ay tila napasok na nito ang puso ko at iniukit ang pangalan niya roon. Ilang minuto lang ay nakarating kami ng bahay. Pasensya na at maliit lang ang bahay namin. Hinging paumanhin ko pa sa kanya na makapasok kami. Nay, nandito na po ako. Pagbibigay alam ko kay nanay na nasa kusina dahil na rin sa mga narinig kong kaluskus doon. Aba, ang aga mo naman yatang nakapagpaubos ngayon, anak. Huminto ito sa pagsasalita na makalabas na ng kusina. Napakunot na upa ito at nagpalipat-lipat ang tingin sa akin at kay Jolly. Magandang tanghali po, nakangiting bati ni Jolly dito bago lumapit at nagmano sa nagtatakang nanay ko. Nay, si Jolly po kaibigan ko. Jolly, si Nanay Gina ang nanay ko. Pakilala ko sa kanila. Pasensya na po sa bigla ang pagsulpot ko. Kakamot-kamot na sabi ni Jolly. Tinulungan niya po ako magtinda, Nay, kaya naubos agad ang mga paninda natin. Sagot ko bago inilagay sa may banyo ang mga pinaggamitan namin. Mamaya ko nahuhugasan ang mga iyon. Ganoon ba? Pasensya na sa bala, iho. Umupo ka muna at ititimpla ko kayo ng juice. Nakangiting sabi ni nanay bago bumalik sa kusina. Nakita ko pang umupo si Jolly sa kahoy naming upuan. Kung gusto mo nang magbihis, hayun yung banyo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mamaya na, ang ganda pala ng nanay mo. Alam ko na kung kanino ka nagmana. Nakangiting sabi pa niya. Bahagyang natawa naman ako at umiwas ng tingin dahil nag-init ang mga pisngi ko. Ewan ko sa'yo, saglit lang at ikukuha muna kita ng merienda. Paalam ko pa sa kanya.
hindi ko na siya hinintay pang sumagot at dumiretso ako sa kusina. Nakita ko pang busy sa pagtitimpla ng juice si nanay. Boyfriend mo ba yun, anak? Mukhang mayaman ha. Baka lokohin ka lang yan ha. Agad na sabi sa akin ni nanay pagkapasok ko sa kusina. Hindi po, nay. Hindi po ba ang sabi ko naman sa inyo? Hinding-hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi kita nabibigyan ng magandang buhay. Nakangiting sabi ko sa kanya bago kumuha ng biskwit. Ayos lang naman sa akin ang magkaroon ka ng kasintahan, anak. Ayoko namang pati yun ay pagbawal mo sa sarili mo. Masarap sa pakiramdam ang magmahal, ngunit may kaigibat iyong sakit, kaya dapat handa ka. Paliwanag naman ni nanay bago iniabot sa akin ang isang pichel ng juice. Sige na, magmeryenda muna kayo at tatapusin ko muna ang niluluto ko. Utos pa nito. Sige po, sagot ko bago bumalik sa sala, bit-bit ang merienda namin ni Jolly. Mabilis pa itong tumayo at sinalubong ako para tulungan sa pagbubuhat na makita ako. Merienda muna tayo. Mamayang after lunch na tayo umalis kung ayos lang sa'yo. Dito na tayo mag-lunch. Kaso, paksiw na galunggong lang ang ulam namin. Kumakain ka ba noon? Kung gusto mo, ibibili kita kahit hotdog lang dyan sa may labas. Nakangiting sabi ko bago umupo sa katapat nitong upuan. Ayos lang, hindi naman ako maselan sa ulam. Basta huwag lang makakapagpa-trigger sa allergy ko. Sagot nito bago nagsali ng juice sa maliit na baso at uminom. Napaiwas pa nga ako ng tingin na makitang gumalaw ang Adam's apple nito. Bakit ba ako naseseksihan sa bawat galaw ni Jolly? Oo nga pala, ano yung sasabihin mo? Hindi ba may sasabihin ka kaya ka nakipagkita? Tanong ko na maalala kung ano talaga ang pakay niya. Mamaya na, may pupuntahan muna tayo at doon ko na lang sasabihin. Nakangiting sagot niya. Napatungo naman ako bago nagsimula na rin kumain. Hindi ko rin alam kung bakit ako na-excite sa sasabihin nito kahit wala naman akong idea kung ano ba yun.